So sabi ng Euro code, that is the stroke of the young. So, ang complications ko, ito hindi po ako proud, diabetes ang cause ng stroke ko. Meron din po akong heart, myocardial infraction na heart attack the previous 2 years. Meron din akong gout. So, madami, no? And for over 13 years, pares po kami ni Miss Bebet taking the number one supplement in the world daw. Ay nasabi. Pero na-heart attack pa rin ako, na-stroke pa. Halos lahat na tinik ko na, yung grass, yung mushroom, ano pong product. So sabi ko, ayoko na. Pag na-stroke ka kasi, parang at sinabi ng doctor mo na, sir, hindi na ikaw, yes, mag-improve ka, pero hindi na 100%. So sabi ko, anong attitude ko dapat ang dapat kong i-implement sa sarili ko? I-accept ko na lang ba? Or madidepress ako? So in my case, in-accept ko na lang. Sige, ganito na lang ako. Hindi na ako makakagalaw, hindi ako makakabangon, at hindi ako makalakad mag-isa. So in-accept ko yun, asking for prayers, online, text messages. Hindi ko in-expect na i-reach out ako ni Ms. Bebet. So I was praying, Lord, ano ba talaga? Saan ako? Anong product or whatever technology yung pwede sa akin? Although na-accept ko naman, sige, ganito na lang ako. Di na ako makakagalaw, di na ako makakabangon. Ganito na speech ko, no? Pero ni-reach out ako ni Ms. Bebet. And sabi ko, ano ba ito? Baka another food supplement, di ba? Pag in-offer sa inyo, aminin nyo, in-invite kayo dito, ano yung attitude nyo? No? Baka sabihin nyo, it's another food supplement. Pero sabi ko, I have tried everything except stem cell. Mahal. No, mahal ang stem cell, 200,000. No, tapos targeted lang siya sa isang organ, hindi sa lahat. Hindi lang sa arms, legs, yung ganun. So, what's the next best thing? And then, ako, hindi ko na-accept lahat ng ipinipresent sa akin. HR ako sa Qatar Airways, sa IBM, no? Recruitment manager po ako bago ako na-stroke. So may due diligence na tinatawag. So ni-research ko yung NRF2, NRF1, NAT, in technology. Pwede, sabi ko. Pero duda pa rin ako eh. Diba? Lahat ng scientific explanation, sige na present na sa akin, okay. Pero at the back of my mind, sabi ko, another food supplement to. Kasi di mo yung ingredients, so, ashwagandha, bakupa, turmeric, food supplement to. Pero hindi ko naintindihan talaga kasi yung technology, hindi pala siya food supplement. Activator pala siya. So, February 4 ako na stroke, March 30 or 31 ko tinik yung product. Ganun katagal. Kasi ni-research ko pa. Pag take ko ng NRF2, sabi sa'yo, yung picture, yung video po yan eh. Hindi kasi ako makabangon. Hindi ako makalakad mag-isa. Nakita niyo, Ms. Bebet, yan, yung bumisita sila sa bahay.
kailangan pa ng wife ko na mag-assist sa akin bago ako makatayo. Sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya makatayo mag-isa. No? Pag ganun nga na, isway ako. After 2 hours, tumayo ako. That was at the balcony ng bahay. From the bed, nakatayo ako, naglakad ako pa balcony. Sabi ko, hindi kaya ng 13 vitamins, 40 minerals ba? Yung sa previous company ko, alam mo yan. Yes. Hindi kaya na yung products. Sabi, paano? Paano nangyari yun? Then, pinag-aralan ko ulit yung NRF1, NRF2, NAD. Doon ko naintindihan yung science behind, yung technology behind. Kasi hindi siya food supplement. Hindi talaga. The ingredients may be food supplement, pero kasi diba, saan mo galing gamot? Naisip niyo ba yun? Kunyari, yung gumot ko for the heart, digoxin, amlodipine. Ni-research mo ba kung saan galing yung gamot? Anong pinagmulan? Plants. Saan mo plants? Plants, flowers, herbs. Doon galing. Kasi na pinormulate na maganda para to para ipalabas yung dapat na result. Sabi ko, yung technology ng life funding, gano'n din. Kaya pala siya dati sa pharmacy. No? Before siya naging direct selling. Sabi ko, okay, kung galing siya sa plant, paano niya napalabas yung NRF2, yung NRF1? Paano niya na formulate, di ba? Ganun kaganda. In just 2 hours, well actually 2.5 hours, na naramdaman ko first yung strength, lakas. Kaya ako nakatayo, nakapaglakad. At hindi lang yun, nai-release ko na yung arms ko. And just yesterday, my force na to. And I was just taking tri-synergizer for 3 weeks ba? Mga 3 weeks pa lang. Yung tatong product na yun. And naramdaman ko na yung force. Dati wala force to eh. Dito lang ka sa siko. Pero ngayon may force na. Na kung hahawa kami yung kamay ko, di na siya sumusunod. Nare-resist ko na. Sabi ko, muli yung doktor. 6 months, sabi. No? Doon mo po-prove. Ngayon, sa akin lang, improve nila sa sarili nyo. Yes. Kung totoo sinasabi ko, sinasabi namin. Kasi hindi lang naman sa akin effective eh. Naging effective din sa iba sa inyo na may result. Saka dito sa ibang nagtitestify, no? Kaya wala akong, may problema ako sa FDA. Sinasabi nila, this product can cure whatever, blah blah blah. But for sa akin, kahit pa paano eh, it cured me. Diba? And yun lang po, maraming salamat.